Yan. Magandang gabi ulit. It's 11:16. Napakaganda ng topic. It's all about STD, which means sexually transmitted diseases, or STI, sexually transmitted infections. Pili na kayo. Nandiyan sa likod ko. You get STD by doing sexual intercourse. Okay. Kung meron kang herpes, kung meron kang HIV, if you just do sex, magkakaroon ka ng syphilis or hepatitis, wala kang protection, meron kang chlamydia, meron kang shigella, meron kang hepatitis B, meron kang gonorrhea, meron kang crabs, kuto po yung kuto. Crabs, STD yan. Ang gagawin natin is enumerate ko sa inyo kung ano yung iba't ibang klaseng STD, sexually transmitted infection. Okay. Right? But before I do that, share ko muna sa inyo ano nangyari sa akin. Ano nangyayari kay Tita Doc sa panahon ng pandemic? Ano nga ba? Okay. Share ko ngayon kung ano talaga ang nangyayari. Wow. Wala na ABS-CBN po. Naka-smile lang ako. Pero malungkot naman po, hindi ba? Okay. Okay, so wala naman tayong iyakan dito. Yung iba natutuwa na wala ABS-CBN. Yung iba nalulungkot. Ewan ko lang sa mga Facebookers natin kung ano yung feeling ninyo, pero hindi po mapigilan yung mga tao na gabi-gabi nag-noise barrage. Okay. Ako po, hindi na po ako lumalabas para magbusi-busina, mag-noise barrage. Kaya lang yung mga friends ko, sabi niya, Tita Doc, labas na tayo. Sabi ko, sige, you just do what you like. Okay. Kasi po kami, as employees po kami ng ABS-CBN, nag-ingay na rin po kami. Okay. Anyway, wala na ABS-CBN, ibig sabihin wala nang libreng airwaves, wala nang Channel 2, wala na rin talapitang sa istrenta sa inyong mga radyo. Okay? Pero kung meron kayong internet connection, pwede po sa sa cellphone ninyo, i-download nyo yung app ABS-CBN Radio Service, ABS-CBN News, or iWanTV. Meron po yan sa iOS and Android app. Itong tatlong ito, 1, 2, and 3. So makakapakinig po kayo ng mga balita. At mapapakinggan po ninyo yung mga paborito ninyo mga anchors tulad nila Nolly De Castro, si Papa Awel, at Tina Marasigan, at saka yung kilala niyo mga anchors sa DZMM, mapapakinggan naman po. May nagtanong, paano ka, Tita Doc? Ako po as a midnight anchor, every Sunday po, 3 o'clock hanggang 4 o'clock na madaling araw, ay hindi pa po sinasalang. Okay? Pero pwede naman po isalang kasi teleradio po yun. Kaya na mapapakinggan niyo po ako kung in case na pinabalik na po kami mga midnight anchor, kung meron kayong internet connection. Wala na kami sa libreng airwaves. Kung kayo ay taga-abroad sa ibang country, kung subscriber kayo ng The Filipino Channel, meron. Okay? Kung meron kayo Sky Cable, nasa Channel 26 po ang mga balita. At kung gusto niyo mapanood yung mga drama ni Coco Martin, kung may Sky Cable kayo, ay nandyan din po sa Sky Cable. I think that's Channel 8. Kung meron naman kayong PCTA, cable partners din po yan nationwide. Wala na pong Sky Direct, wala na rin pong TV Plus. Pinatigil po. Okay, pinatigil, so wala na kami magagawa. Okay. Or kung kayo ay nasa internet din, sa internet, abscbnnews.com, meron. Or sa Facebook at sa YouTube, meron naman. Okay? Nabanggit ko lang po kasi may nagsabi na, Tita Doc, paano na sila
Ted Filon, Nolly De Castro, at saka sila Winnie Cordero, yung mga, alam mo na, yung regular anchors umaga. Meron naman po, teleradio. Wala mo, hindi mo pwede gagamitin ng DZMM. Teleradio, alright? Yes, so for the meantime, wala ka dito, Doc. Ay mapapakinggan niyo ako Monday, Wednesday, Thursday, Monday, Tuesday, Wednesday, and Saturday. Monday, Tuesday, Wednesday, and Saturday. Pag Thursday, meron po ako ibang ginagawa. Okay. Now, since si Tita Doc ay graduate po kay John Maxwell, so I teach, I mentor, I'm a speaker, I educate, I coach. Nagtuturo din po kami ng paano po kumita pag sa bahay lang kasi yan ang new normal, yan ang new mindset, yan ang new management. So everybody has to learn to earn from home kung gusto nyong kumita na nasa bahay lang kayo. Okay? Ang pangalan po ng programa namin, hindi po ito hawak ng kahit na anong estasyon, hindi hawak ng channel 2, 7, 5, 4, whatever. Walang-wala pong numero. Ang pangalan po ng programa ay Champ, yun ka. Champion ang Pinoy. So ang nagpapatakbo po niyan ay isang profesor na nagtuturo po sa graduate school ng Ateneo at University of Makati. Ang pangalan po niya ay si Coach Jonathan Petalver. I-coach po yan sa iba't ibang kumpanya at tinuturoan po niya kung paano magtakbo ng negosyo. Ang ginawa po ni Jonathan, gumawa siya ng parang radio na every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Iba-iba pong topic at iniimbitahan niya yung mga realtor, mga OFW na umuwi, agriculturists, at yung mga mahilig mag-wellness na mag-join po, ano oras? 8:30 po ng gabi. Mag-uumpisa yan ng July 20. So next week, Monday yon. Okay? Iba-iba po ang topic. Na depende kung ano ka, anong ginagawa mo, anong status mo, ay pwede kang turuan ni Coach Jonathan. Ako po kinuha naman niya, maging co-host po niya every Thursday. Kalusugan Pinoy. Kalusugan Pinoy is about important topics sa health, nutrition, o kaya mga alternative medicines to address timely health concerns. Very important po. Parang radyo yan. So anong oras po yan? 8:30 hanggang 10 o'clock ng gabi. Ako po every Thursday. Pero si Coach Jonathan, every day. Okay? Share ko lang po yan. So yan ang ginagawa ni Tita Doc. Meron din kaming pamimigay na cloth mask. Alright? At meron din ipamimigay si Coach na libro niya. Guide po yun kung paano kumita ng tama. Okay? So yan po yung cloth mask. Uso po ngayon yan, yung paggamit ng mga cloth mask. Meron po akong kaibigan na si Franco. Pati STI, ginawa niya ng cloth mask eh. Ni-request ng isang teacher doon na paggamitin niya doon sa mga estudyante. So, ang ginawa namin kung, ang sabi ko kay Franco, kung meron kang, ang sabi niya sa akin, kung meron logo yung grupo, okay, gagawa ng sample, tapos cloth mask yon ng grupo. Right? Katulad din ng LifeWave, yung ating kumpanya. Kung ano yung logo ng LifeWave, pwede niyang gawa ng mask na sample. Tapos, mura lang yung deal. Okay? Minimum of 50 piraso lang, gagawin niya na. Alright? Kasi sa iba, pag nagpagawa ng mga mask, dapat ang minimum 100 o 200, ganyan. It's a friend ko to eh. 50 lang. So, kailangan makita niya yung logo ng kahit na anong kumpanya. Pag nagustuhan, pag na-approve, gagawin niya minimum of 50. Alright? So why not, diba? Then, ako po nagpagawa. May sarili na ako mga mask ngayon. Okay? Yes. Alright, so ang topic natin ngayon ay tungkol sa STD. Very important.
very, very important. Let's start the ball rolling. Okay. Now, nasaan tayo? Nawala tayo. Okay, so, ayan, may napindot ako iba. Okay, yes. We will start with a slide named sex. S-E-X. Ang sex po ay, alam nyo na yan. Ang sex po ay masarap. Yan ko umpisahan. Masarap yan. Pero, baka delikado. Okay? What you don't know about sex may put you in trouble. Ulit. What you don't know about sex may put you in trouble. Bakit, Tita Doc? Bakit din? Bakit may an? Eh, masarap nga yan eh. Bakit? Sagutin nyo. Iinom muna ako ng aking juice. Mmm. Yummy. Akala nila kape kasi nasa Starbucks eh. Advertise pa. Hindi, juice yan. Mm-mm. Juice. Kaya pa ako kape ng kape. 2 cups a day lang kasi ako. So what you don't know about sex may put you in trouble. Why? Kasi, ayan. Sex, so sarap kaya yan. Mm-mm. Okay. But it can put you in trouble. Right? It can put you in trouble. Pwede ikaw ay mabuntis, teen pregnancy, or pwede magkaroon ka ng STD. Okay? So, ang sex ay masarap. Sex is good, but can put you in trouble because pwede kang mabuntis or pwede kang magkaroon ng STD. So, dalawa yung pwedeng mangyari. So, is sex the most dangerous activity on the planet? Eh, sarap kaya niyan. Bakit magiging dangerous yan? Ah, bakit? Sinagot na natin kanina. Kasi pwede kang magkaroon ng STD or pwede kang mabuntis. So, it's dangerous. Bakit magiging dangerous kung buntis? Kasi kung hindi mo ma-accept na buntis ka, bata, ah, baka magpa-abort ka. Eh, bawal ang abortion sa Pilipinas. Baka pupunta ka lang niya sa kung saan-saang kanto at magpapa-abort, baka ikamatay mo yan, bata. Ha? So, it's dangerous activity on the planet, but yes, it is good. But sex can be deadly when you don't know the truth. Kaya papasok po yung sinasabi nating edukasyon. Ang tanong is kailan nyo nakuha ang edukasyon nyo? Ngayon lang? Nung high school lang? Nung college ka na? O ngayon lang na matanda ka na? Ano ba dapat? Sa iba ng panahon ngayon, nung unang panahon, may nagtanong sa akin, Tita Doc, paano mo nakuha ang sex education mo? Ba't ang dami-dami mong alam? Siguro maliit ka pa, marami ka ng alam. Wow! Ang daming tinanong sa akin. Kasi Tita Doc, sex ang topic mo. Eh, natuwa na lang ako sa nagtanong. Okay. Hindi ko nakuha ang sex education ko from my daddy or mommy. Hindi. From my lolo or lola? Of course not. Senior citizen ako eh. Hindi pa uso yun. Bawal yun. Hello. We don't openly talk about sex. We don't. So how did I learn about it? E di nag-aral lang ako. Kusa ako nag-aral. Yes. Naging ano ka ba, Tita Doc? Nabuntis ka ba? Nanganak ka ba nung ikaw ay teenager? Hindi. Sisag-aral ako ng akin lang.
Alam ko yung tama at mali. May nagtanong, anong edad ka ng anak? 27. Yes, I had my guwapong-guwapong anak at the age of 27. Isa lang po anak ni Tita Doc. May nagtanong, Tito Doc, ba't isa lang? May problema ba kayo? Bakit? Anong problema nyo? At least may isa, di ba? Ganun lang naman yun. It's okay. I like to have one child para maalagaan ko ng mabuti. Yes. Kasi mahilig mag-aral si Tita Doc, mahilig lumabas, mahilig mag-lecture. Kung maraming anak si Tita Doc, wala na. Paano ako mag-educate? Di ba? Di ba? Alam naman, iwan ko sa lolo, kay lola, kay ate, kay kuyang. No. Nakakatakot po yun. Papaalaga ka lang. Basta. Ayoko nang ganun. Yes. Okay? Now, remember, since ang topic natin is about STD, remember, 1 in 2 sexually active young people will get an STD by the age of 25. 1 in 2. Grabe. Pabata ng pabata po ang mga kabataan na nag-i-indulge in pre-marital sex. Especially now, meron ng libreng internet, libreng wifi. Nakakapanood na sila ng sexual intercourse. Nakakapanood na sila ng pornography. Libre. Hindi nababantayan ng mga magulang. Hindi nag-guide ng magulang. Bahala na lang, ganyan. Tapos pag-uwi yung anak buntis, bahala na lang din. Parents, you have to do your duty. Habang bata pa ang anak ninyo, or apo nyo, kayo na mismo magturo na habang bata pa, itinuturoan na po yan. Even at the age of 4 or 5 or 6 years old, tinuturoan na po yan. May nagtanong, paano mo tuturuan ng sex ang 5 years old? Sinabi ko bang tuturuan mo ng sexual intercourse? Did I say that? Did I? I did not. I'm talking about education by age bracket. Tuturuan mo ang 5 years old. 6. Naku, naliligo na yan mag-isa, di ba? Papinapaliguan mo yan, di ba? Nakakatayo na yan sa banyo. Tuturuan mo maligo. Doon mo i-educate na yung vagina niya ay hindi dapat hahawak-hawakan ng kahit sino. Sasabihin mo yung word na vagina. Huwag mo sasabihin na huwag mo ipapahawak yung pachoy-chay mo. Eh. Yung pachoy-chay, bawal hawakan. No, don't do that. Say, anak, ay, naku, kailangan, ano, hugasan natin yan, mommy, o ni daddy, okay. Alright, tapos, o, ganito paghugas, o, ganyan. Tuturuan mo na. Tuturuan mo na. 5 years old na yan. Come on. Tuturuan paano magiging independent na. Hindi yung, lolo, paliguan mo ako. Uncle, paliguan mo ako. 5 years old? 6? Mali. Hindi ko sinasabi na bastos ang lolo nyo. Hindi ko sinasabi na bastos yung inyong kamag-anak. Pero nangyayari po yan. Nangyayari po yan. Narinig nyo po, nangyayari po yan. Hello? Kahit na kayo nanonood sa akin, hindi po mangyayari sa amin yan, Tita Doc, kasi pamilya namin na hindi ganyan. Sinabi ko bang pamilya nyo? Hindi ko sinasabing pamilya nyo yun. Ano ba kayo? Ano naman eh. Sinasabi ko nangyayari po yan sa ibang pamilya. Ang umaabuso sa bata ay hindi po stranger. Kilala po, pwedeng kamag-anak o malapit sa pamilya. Nakuha niya na kung paano mag-educate ng ganong kabata. Pag pinaliguan, nasabihin mo kasi na magpapaligo sa kanya at huwag ipapahawak at nilalaro ang vagina
ang penis. Hindi, pachoy-choy, pachoy-choy. Mali. Try it. Magkakaroon ng respeto sa katawan nila yung batang yan. Try it. Yun ngayon ang education ng younger children. Anak mo or apo mo. Yan ang kasulat dyan. 1 in 2 sexually active young people, magkakaroon po ng tulo by the age of 25. Nasabihin ko mamaya kung ano yung mga STD na nagagamot at mga hindi na nagagamot. Ano-ano yung mga STD na yan? Remember ha, may mga taong sexually active ngayon. Ngayon pandemic panic, single ka, pero sexually active ka. Hindi ka sanay na nakukulong sa bahay. Patay. Nakaharap ka sa internet. Naghahanap ka sa cellphone mo. Saan ba, sino ba yung pwedeng bayaran? Hello? Magbabayad ako. Meron website. Ito, babayaran ko to. March, nagkaroon ng lockdown. April, nasa news na sa TV. Na merong isang ina na binenta yung kanyang anak at mga pamangkin. Teenagers. Ranging from 10 to 14 years old. At talagang may bumibiling lalaki. May nagre-renta. Imagine that. Talaga, Doc? Opo, talaga po. Hindi nyo lang sila napanood. April, nasa news. May, meron. June, meron. Ano klaseng mga diseases po yan? Chlamydia, gonorrhea, okay? Alright, now, ito po ay pwedeng sakit ng mga lalaki o ng babae. Most reported chlamydia and gonorrhea infections ay hindi po sa mga lolo-lola, 15 to 24 years old po, so younger generation. Ano yung gonorrhea? Yan yung pinaka-popular, yan yung tulo. Pag ikaw ay umihi, lalaki o babae, sobrang sakit. Parang may nasusunog, it making it burn when you pee. Parang ihi mo, ay, Diyos ko po, haray ko po, haray ko po. Ayan. Ang sakit. Burning sensation when you make wee-wee. Gonorrhea po yan. Lalaki lang ba ang may ganon? No! Ang mga babae po ay nakaka-experience din ng tulo. Pag umihi ka, te, masakit. Tapos meron kang mga discharge. Okay? It is caused by Neisseria gonorrhea. Bacteria po yan, hindi po yan virus. Bacteria. Tumutubo po yan at nagmumultiply sa mainit mong reproductive tract, including the cervix. Doon yan tumitira pati sa iyong matres, pati sa fallopian tubes. Yes! At doon sa labasan ng ihi mo, nandyan yung bakterya na yan. Lalaki at babae. At yung bakterya na yan ay pwede din pong tumubo sa mouth, sa throat, sa mata, at sa puwet. Mas lalo na kung kayo ay nag-oral sex. Yung ka-oral sex mo ay may tulo. Good luck! Ang mouth, ang throat, pati mata mo, natalsikan na rin ng tulo. Nagkaroon na din ng Neisseria gonorrhea, which is a bacteria. Hindi po virus yan, bacteria po yan. Now, kung meron kang tulo, pwedeng wala kang symptom. Parang coronavirus, hindi ba? Naririnig nyo ngayon sa news, symptomatic or asymptomatic, tama? I'm sure. Diba? Magpapatest ba yan? Asymptomatic naman. Tapos nagpatest,
positive pala. So ngayon, malilito na kayo. Hindi nyo alam kung may coronavirus kayo. Hindi nyo alam kung magpaparapid test of antibody ka. Hindi mo alam kung ikaw ang magpapa-PCR. Hindi ba? Ang dami ng litong-lito. So para hindi ka malito, huwag kang lumabas. At huwag kang makipagtalik. Huwag kang magbayad ng babae dahil ikaw ay manyakis. Stop it. Kainit ng ulo talaga. Katulad ng tulo, pwede din niyang walang symptoms. Hala, pero nandiyan na yung bacteria sa genitals mo. Okay? Now, ang mga lalaki, ito yung symptoms sila. Ito yung lalaki, ito yung babae. Diba? Tignan niyo yung slides. Ang mga lalaki, pwede ding walang symptoms. Pwede ding walang sakit pag nagwiwi. Pwede ding walang discharge. Pwede ding walang swollen testicles. Pero, ang mga lalaki magkakaroon ng tinatawag na unusual bleeding. Or masakit po ang tiyan. Or pag nakikipag-sex ay masakit. Papakita ko na, wala pong bastos dyan. Ito po yung ari ng lalaki, sobra po ang discharge. Ito po yung ari ng babae sa loob, ito po yung kwelyo ng matres, meron po tinatawag na discharge. Discharge. Tulo. Okay? Ang tawag po sa tulo, which is a bacteria, Neisseria gonorrhea po ang pangalan ni bacteria, ay the clap. Clap. Yan po ang itsura niya pag sinilip sa microscope. Okay po? At least, nakikita ninyo kung anong itsura ng gonorrhea. Now, punta tayo sa HPV at saka sa HIV. Human papilloma virus, human immunodeficiency virus. So let's talk about virus. Anong difference niyan? HIV muna tayo. I'm sure alam nyo na yan. Ah, Tita Doc! HIV! Pag meron kang virus na yan, ay ikamamatay mo yan ng AIDS. Very good! Nag-aral. Very good. Okay? Ano ibig sabihin ng HIV? Human immunodeficiency virus. Okay? Yan po ang HIV. Virus po yan. Hindi yan bacteria. Virus yan. It will slowly attack a person's immune system. Slowly attack. Pero itong coronavirus, hindi siya slowly mag-attack. Sobra mag-atake ang coronavirus. Pero kung HIV, slowly attacks an immune system. Yan po ang virus na nagkakos ng AIDS. Okay? But you cannot tell by just looking if a person is infected with HIV because they look physically healthy. Wow! See, hindi mo malaman kung may HIV yung tao kasi mukha siyang healthy. Ganun din, sa isang tao may coronavirus, hindi mo alam na meron siyang coronavirus kasi mukha naman siyang walang coronavirus. Asymptomatic siya, pero positive naman siya. Ay nako, talaga nakakalito na talaga, oo. I'm sure kayo, litong-lito na, di ba? So huwag magpanik. Relax, relax lang, relax. Ano ibig sabihin ng AIDS? Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ito yung pinaka-last stage ng HIV. Kung sobrang dami ka ng human immunodeficiency virus sa katawan mo, ayan na, ay ikamamatay mo. Okay? Wasak na ang iyong immune system. Alright? HIV, ang graduation niyan ay AIDS. Coronavirus, ang graduation niyan ay mamamatay ka kasi magkakaroon ng disseminated intravascular coagulation. What did I say? What did I say? What did I just say? Ha? Huh? HIV, ang graduation niya ay AIDS. Coronavirus, may studies ngayon, ang graduation niya ay DIC, Disseminated Intravascular Coagulation. Meron pa pag-aaral ngayon na hindi lamang baga mo ang atakihin ng coronavirus. Buong katawan. Pati small blood vessels
ay pupuntahan niya and it will cause embolism. Para kang inatake, para kang na heart attack, para kang na stroke. Yan ang ginagawa ng coronavirus. Kaya please lang po, pag sinabi po doon sa TV, sa radyo, wear your mask, wear a shield, wash your hands, magbaon ng mga alcohol spray, magbaon ng mga sanitizer, social distancing, please lang po, gawin nyo. Kasi po yung coronavirus, papasok po sa mata, sa throat, sa bunganga, sa ngalangala. Avoid touching your hands. Iwasan nyo na pong magmuta. Iwasan nyo na pong mangulangot. Iwasan nyo na pong magtanggal ng tinga. Ayan ang dati nyong ginagawa. Dami ko nakikita, nangungulangot. Marami din ako nakikita, nagtatanggal ng muta. Marami din ako nakikita, nagtatanggal ng tinga. Using your hands, you cannot do that. Kasi po itong kamay na to, kung saan-saan po ito dumadapo, saan-saan po humahawak-hawak ito. Okay? Coronavirus does not only have an effect on your lungs, pati inyong microcirculation, aatakihin din yan. Magkakaroon ka ng mga embolus, magkakaroon ka ng disseminated intravascular coagulation, para ka na heart attack, para ka na stroke. Yan ang new findings ngayon. Kung hindi ka pa naman takot, labas kayo ng labas. Yabang ninyo. Yung HIV na yan. Sige, balik tayo sa HIV. Tanggalin muna natin yung utak natin sa coronavirus. Pero HIV is also a virus. Okay? HIV is also RNA virus katulad ng coronavirus. Ulit. Ang coronavirus is RNA virus. Ribonucleic acid virus. Okay? Yung HIV ay viral RNA na yan. Pero pag yan ay pumasok sa katawan mo, magko-convert yan into DNA. Pag pumasok po sa inyong katawan, hindi mo mabubuhay ang virus na yan kung hindi papasok sa katawan. Tulad ng coronavirus, hindi po yan mabubuhay pag nandyan lang sa lamesa. Kaya kailangan mo maglinis ng paligid kung nandyan man ang virus na corona. Tulad nitong HIV, ito po ay nakukuha pag nakikipag-sex. Eh, may nagtanong, eh, Tita Doc, yung coronavirus ba nakukuha pag ikipag-sex? Hindi. Hindi pa. Kung ikaw ay makulit, sexually active ka, kung sino-sinong ninang niya, nako, sino pang nakikipag-sex ako kani-kanino, baka maging STD na rin yan. At merong pag-aaral na ang coronavirus ay natatransmit din through the oral fecal route. Ibig sabihin, pag ikaw ay nakikipag-sex at mahilig kang mag-anal sex, hindi po basta sa sinasabi ko, ako'y makapagtotoo lang talaga magsalita. Sorry ah, yung mga masyadong hindi sanay sa akin, sorry. May mga tao na nakikipag-sex, anal. Okay? Wala akong magagawa, may mga taong ganun eh. At they even do reaming. Reaming means, para alam nyo na yung word na yan. Kasi pag sinabi ko pong, dinidilaan yung puwet para ang bastos, di ba? Okay? So, reaming, ibig sabihin, if you make pakialam sa butas sa puwet using your tongue as reaming, don't do that. Kasi meron pong findings ngayon that the coronavirus are transmitted through the oral fecal route or route. Okay na? So, ganun din ang human immunodeficiency virus and HIV na yan ay viral RNA converted to DNA. At pwede kang mamatay niyan kung hindi ka nagpa-check up, hindi ka pumunta sa Department of Health para alagaan, may mga gamot na po na ibinibigay sa mga pasyenteng may HIV,
Ha? Kung ikaw ay nagtatago, lumabas ka na, tutulungan ka ng Department of Health. E kung natatakot ka, ikaw ay hindi lumabas, nagtago ka, bumawi ka, nang hawak ka ng iba, sa yung iba may HIV na rin, ay goodbye. You will die of AIDS. You will die of AIDS because it will destroy your immune system. Just like coronavirus, it will destroy your immune system. Yan ang itsura ng HIV. Okay. Sabi nila, Tita Doc, ang itsura niya parang coronavirus din eh. Yan talaga ang itsura ng mga virus. Parang meron silang mga parang rambutan. Ah, di ba? Parang rambutan. Bilog na parang may mga sungay-sungay. Ganyan din ang itsura ng HIV. Now, let's go to HPV. Iba po yan. Human Papilloma Virus. Okay. Yung HPV na yan, yan po yung sinasabi na magkukos ng kulugo. Ang HPV po ay maraming klase, maraming types. Pag sinabi mong types, may mga iba-ibang numero po yan. Okay? Yung ganun lang, para hindi kayo malito. HPV can cause kulugo. Virus po yun. Yung kulugo ba, Tita Doc, like sa face, o sa liig, o sa mga daliri, o sa paa, o sa ibang parte ng katawan, Tita Doc, ganon. HPV ba yun? Yes. So may ibang number po yun, may mga numbers po yan, iba-ibang types. At yan din po, HPV ang nagkukos ng cervical cancer. Yan din ang nagkukos ng kulugo sa ari nyo. The genital warts, sino ang cause niyan? HPV. So yung mga kulugo ay caused by virus. So pag may nakakita kang kulugo sa mukha mo, sa liig mo, sa daliri mo, sa paa mo, virus po yan. Pag nakakita ka ng kulugo sa ari mo, virus po yan. Ang pangalan niya ay HPV. Ito po ang itsura niya. Pinapakilala ko po sa inyo. Human Papilloma Virus. Say hello. Ganda, no? Parang rambutan din. Bilog. Tapos parang may mga lumalabas-labas na sungay. Virus po yan. Okay? Kilala niya na si HPV. Human Papilloma Virus, kulugo. Now, pwede bang magpa-vaccine ng HPV? Pwede, para hindi ka magkaroon ng problema sa iyong cervix, ate. Okay? Recommended po to sa babae 11 to 12 years old. Ang pangalan po ng mga vaccines na yan ay Gardasil at Cervarix. Pwede din yan sa mga babaeng 13 to 26 years old who did not get all three doses when they were younger. Ang mga lalaki, pwede rin po magpa-HPV vaccine, 9 to 26 years old. Pwede po. Okay? Alright. Now, punta na tayo sa hepatitis. Ang hepatitis, maraming klase. May A, may B, may C. A, B, C. Problema po yan ng atay, liver. Okay, bago ako pumunta doon sa hepatitis, bagitin ko muna itong herpes. Alright? Naging topic ko na to eh. Itong herpes na to, parang sinatawag na cold sore. Parang nasunog, may sunog yung iyong labi. Okay? Ang itsura niya ay ganito. Ayan. Yes, para mas madali intindihin. Pag may nakita kayo na taong may ganyan, parang nanganak na maliliit, grape-like structure,
maliliit na grapes. Okay? Parang nasunog dito, Doc, ng Yossi. Ah, ang nasunog ng Yossi, isang bilog lang, isang casing lang, isang bilog lang, isang dome. Pero ito, marami, oh, dikit-dikit. Parang cluster of grapes. Yan ang herpes. Ayan. Para mas maintindihan. Pag may nakita kayong taong ganyan, siya po ay may herpes. Labialis. Yan po ay isang sexually transmitted disease din po. Nakukuha yan pag ikaw ay may sugat at nakipaghalikan ka sa isang taong may herpes, mahahawa ka. Papasok yan doon sa area ng sugat. Okay? Ayan. Sa ari, nagkakaroon din ng lalaki. Sa ari, magkakaroon din sa babae. Ang tawag dyan ay genital herpes. Now, punta na tayo sa hepatitis. Ang hepatitis po ay na-spread pag ikaw ay kumain ng mga... Mahilig ka kumain sa labas. Okay? It is commonly spread by eating or drinking something or putting something in your mouth, such as utensil that has been contaminated with the stool of a person with hepatitis A. Okay? Hepatitis A po yun. Virus ba yan, Dita Doc? Yes. This time, it's a virus again. Viral infection po yan of the liver is spread when a fecal matter enters the mouth. Okay? Infected po yung stool. Hindi ko alam paano napunta sa bunganga nyo. Ha? Okay? And it can last for several weeks and can be debilitating, but most people recover completely. Preventable po yan. Mag-hand washing. Ah, hand washing din yan. Ha? Keeping toilets and bathrooms clean and avoid infected water sources. Pagkatapos mo magpupo, mag-wash ng hand. Nagwiwi, wash ng hand. Ano ang symptoms niya? Nasusuka ka? Paano ko malalaman, Tita Doc, kung meron akong hepatitis A? Ikaw ay nasusuka? Or nagsuka? Okay? At na-spread yan by direct contact? Or food and beverages? Or pag-share ng mga cups, plates, and utensils. Nahawa ka sa taong may hepatitis A kasi ginagamit mo yung kanyang kutsara, tinidor, kutsarita, baso, cups, plato. Any other objects handled by the infected person, mahahawa ka ng hepatitis A. Hepatitis B. Ang hepatitis B naman ay nakukuha kung ikaw ay mahilig sa body piercing. May makilala ba kayo? Ayan, nakita niyo yan? Nagpapalagay ng earring sa ilong, sa mukha, sa dila, sa nipple, kung saan-saan parte ng katawan, haloko, magkakaroon ka ng hepatitis B. Don't do that. Tattooing, okay. With my respect sa mga tao nagpapatattoo, it's okay if you have tattoo. Meron pong reputable tattoo artist. They know how to do that. That will not cause any infection. Pero ikaw ay nagpatattoo sa kanto-kanto lang, kung saan-saan kanto, para mura lang, good luck. Baka magkaroon ka ng hepatitis B. It can also be a vertical transmission. Kung yung mother ay may hepatitis B, mabibigay mo yan sa iyong anak through breastfeeding. Or it can also be caused by blood transfusion. Yung pong dugo na binigay sa inyo ay infected by hepatitis B, ikaw din ay magkakaroon ng hepatitis B. Hepatitis C, yan din po ay nakukuha through blood transfusion, sharing of needles sa mga drug addict, or again, mother to baby transmission, body piercing, ayan na naman. Huwag na po mag-body piercing, please.
or sa mga kung saan-saan lamang na nagpapatattoo, kanto-kanto lang, or unprotected sex with multiple partners. Ayan, yung mga manyakis, mahilig kung sino-sino lang ang kasex, pwede magkaroon ka ng hepatitis C. Key points. Hepatitis A and E. Fecal-oral or water contamination. Hepatitis B, C, and D through blood and blood products like sharing needles at saka pagkakaroon ng unsafe sex. At kung kani-kanino lang nakikipag-sex, pwede kang magkaroon ng hepatitis B, C, or D. Paano mo malalaman kung may hepatitis ka? Ikaw ay nagkakaroon ng paninilaw o jaundice. Nangihina ka, naninilaw ka, nangihina ka, nasusuka ka, wala kang ganang kumain, ang ihi mo ay dilaw na dilaw, at yung mata mo, di ba ang mata natin, itim, pero yung paligid puti, magiging dilaw yan. Ang balat mo, makikita mo parang manilaw-nilaw. Ang mata mo ay may black, pero yung puti, nagiging yellow. Ibig sabihin, meron ka ng hepatitis. Alamin mo na kung hepatitis A ba yan, B, C, D, or E. May vaccine po ba? Yes, merong vaccine for hepatitis A and B. Alright, now. Ano po ang itsura ng hepatitis B? Ayan! Tita Doc, coronavirus yan. Hindi. Ang virus, halos pare-pareho po ang itsura. Bilog, mukhang rambutan. Okay po? So that is hepatitis B na virus. Halos pareho lang, Tita Doc, sa nakita ko kanina. Correct. Bilog na parang may lumalabas-labas na kung ano-ano yan. Okay? Parang rambutan. Now, hepatitis B virus will affect your liver. Okay? Kawawang atay. Remember, ang atay, nandyan din sa loob niyan, sa may ilalim, ang iyong gallbladder. May kilala ba kayo na nagkaroon ng gallbladder stones? Na tinanggal yung gallbladder? I'm sure may kilala kayong ganon. Brother-in-law ko, natanggalan na yan. Pamangkin ko, yung anak niya, meron din. Okay? So, ingat kayo sa inyong mga diet kasi pwede pong magkaroon ng gallbladder stones kung mahilig kayo kumain ng mga maaalat, mamantika. Nako, good luck. At saka genetics po yan. Usually, kung meron ng father or mother ng gallbladder stone, pwedeng magkaroon ka din. Sa habang bata ka pa, iwasan po yung pwedeng magkaroon ng problema ng stone, ang inyong gallbladder. Akala ng iba, magkakaroon lamang ng stone ang kidneys. No, pwede din magkaroon ng stone ang gallbladder. Nandyan po siya sa ilalim ng iyong atay. Again, HIV, hepatitis B, hepatitis C, if you have been at risk, okay? Ibig sabihin at risk, nagkaroon ka ng sexual encounter, magpa-test. Pwede po magpa-test para malaman kung positive ka sa HIV, sa hepatitis B, or sa hepatitis C. Kaya ngayon po lang sinasabi ko sa inyo na ingat po, sana huwag naman po kayong masyadong mahilig. Naku naman, ano ba? Pandemic panic na nga eh. Now, okay, babanggitin ko lang po yung kuto. Naging topic ko na to, gusto ko lang malaman ninyo na meron pong kuto dito po mismo sa ating head louse. Meron pong kuto doon sa ibaba, sa genitals, pubic louse po ang tawag dyan. Meron din pong kuto sa katawan. So head louse, pubic louse, and body louse. Alright, now, remember, ang mga kuto po ay blood-sucking parasites. Hindi po yan bacteria, hindi siya virus. Parasite po. Okay?
In other words, pag ikaw ay nakipag-sex, pwede ka atakihin ng bacteria, virus, parasites. Napakahilig mo, ayaw mong tumigil kasi sabi mo, Doc, ang sarap kaya niyan. Ay, masarap. Ay, good luck. Kasi natutuwa din sa iyo ang bacteria, virus, at parasites. Masarap ka dyan. Of course, it's good, but you gotta be careful because it might give you STD. At kung bata ka pa, baka mabuntis ka or baka makabuntis ka, bata kang lalaki ka. Okay? Ayan ang itsura. Kuto sa ulo, dito, sa head. Head louse. Pubic louse. Ang itsura niyan, ayan. Body louse. Eh, Diyos ko. Okay, tama na yung kuto na yan. Eto, ano yan? Hala, ano yan? Sige, makukuha din yan sa sex. Yan ang tinatawag na syphilis. Syphilis. Ano sa Tagalog ang syphilis? Sige, sagutin niyo ako. Kayong magsabi sa akin. Ano? Kung ang gonorrhea ay tulo, ano ang syphilis? Ang syphilis, pag meron ka niyan, hilig mo din sa sex, ha? Pag nakita mo, yung labi mo, ganyan. Parang may singaw. Nako. Kuyang, ating, syphilis po yan. Meron po mga singaw, di ba? Pag may singaw ka sa dila, madalas, di ba? Or sa loob, sa likod ng labi. Pero yan, nakadisplay, malalim, malaki, syphilis po yan. Yan, sa dila, meron din. Pero napakalaki. Ha? Hmm. Or, sa ari mo, kuya, open sore or chancre, ang tawag dyan. Okay, wala pong bastos dyan. Drawing po yan. So, pwede kang magkaroon sa ari. Sa loob ng vagina. Sa shaft ng penis. Yan. Sa gilid, sa labia majora. Now, eto na. Yung nakita ninyo pong parang singaw-singaw, pwedeng mawala yan in 2 weeks. Parang biglang nawala. Natuwa ka. Akala mo, wala man lang yan. Parang singaw man lang yan. Natuwa ka. Pero remember, hindi ka nagpagamot. Pag bumaba ang immune system mo, primary syphilis yun. Pwede maging secondary syphilis yan kasi it's still lurking inside your body. Yung pong, naku po, Diyos ko pa sinasabi ko na sa inyo. Magkakaroon ka ng secondary syphilis. Nag-umpisa ka sa mga parang singaw-singaw, secondary syphilis, ayan na. Yan po ay kamay mo. Tignan mo yung kamay nyo ngayon, pag yan ay nagbitak-bitak, nag-dry up, tapos parang, ano ba ito? Parang merong sugat, nagtuyo, tapos na-dry up. Syphilis po yan, secondary syphilis po yan. Pwede sa palad, pwede sa ilalim ng paa, okay? At magkakaroon ka sa buong katawan mo, nakala mo allergy, it could be secondary syphilis. Ayan po, secondary syphilis. At kung may primary, may secondary, meron din tertiary syphilis. Tertiary syphilis, ayan na itsura mo, parang kinakain na ang katawan mo. At hindi lang yan, pwedeng kainin niya ang iyong aorta. The main blood vessel of your heart, aorta, ay tatawagin na natin ngayong syphilitic aortitis with secondary aneurysm. At pwede mo nang ikamatay yan. Dahil napakahilig mo, nagkaroon ka ng syphilis, yan na rin ay ikamamatay mo kung hindi ka nagpa-check up. Dapat primary syphilis pa lang, nagpa-check up ka na. May nagtanong, pag-usapan natin yung condom. Tita Doc, safe pa yung condom?
No. Pagdating sa tinatawag na condom, pag-usapan natin. Using condoms to prevent AIDS is like playing Russian roulette. Your life is at stake. Hindi ibig sabihin na porke nag-condom ka, makaka-avoid ka ng AIDS. Hindi. Okay? The condom has a failure rate that is estimated to be between 10 to 30% according to the U.S. Center for Disease Control. Worse, noong unang panahon pa, noong 1987, U.S. Food and Drug Administration tested 20% of condoms and found out to have higher than allowed numbers of defective condoms. Noong 1987, matagal na yon, marami nang nagkasakit dahil ang condom na ginamit ay defective. Madaling mapunit. Pero ngayon, sana ay nag-improve na. And worse, yun pong gumagamit ng birth control pills, it can actually increase the risk of breast, liver, and cervical cancer. Marami pong umiinom ng birth control pills. Why not? Your OB will advise you to take that, pero may sinasabing paborito ng mga OBGYN, then you have to follow them. Iba-iba na po ang birth control pills ngayon. Hindi lang kayo lang basta bibili. Okay? Your OBGYN will advise you the best kind of birth control pills. Pero meron pong pag-aaral na ang birth control pills po pwedeng it will lead you to have breast cancer, liver, and cervical cancer. Meron din pag-aaral. They have also noted that AIDS virus is transmitted more easily to women who are taking birth control pills and whose partner has the HIV virus. So, ingat lang po. My point now is, sana mag-isip muna bago ibaba ang inyong salawal. Masarap po ang makipagtalik, pero mag-isip-isip lang po muna. Bago po mag-isip yung inyong mga ari, utak nyo muna dapat ang unang mag-isip. Eto na. Ano-ano ba ang STD na pwedeng gumaling? Okay? Kanina, in-enumerate ko na kung ano-ano yung classic STD. Marami na kayong alam. Ano, Tita Doc? Ang curable, number one, chlamydia. Bacteria po yan. Pwede na pong gumamit na antibiotic kung meron kang chlamydia. Ang babae, pag nagka-chlamydia, masakit umihi at pwedeng may discharge na maputi, mabaho, masakit makipagtalik. Huwag na pong patagalin kasi STD po yan. At pwede kang gamutin ng OBGYN mo, bibigyan ka ng antibiotic. Bacteria po kasi yan. So curable naman. Pwede kang painumin ng 7 to 10 days at pwede kang bigyan ng mga vaginal suppository, okay, for 5 days or 7 days then. Next, ano pa ang mga curable na STD? Gonorrhea. Tulo. Ang gonorrhea po ay pwede din na sinasabing magamot na antimicrobials. Okay? Pero pag late na po ang gonorrhea, okay, baka hindi na magamot kaagad. Matagalang gamutan. So once kayo ay nakaramdam ng pag-ihi na masakit, burning sensation, parang may sunog habang umiihi, naku po, huwag na pong patagalin. Sabi na iba, iinom lang ako ng buko juice, tanggal na yan. Huwag po. Pag lumala po yan, naku, Diyos ko po. Hindi na makukuha ng painom-inom lamang na capsule, tablet. Baka kailangan na yan ng intravenous na gamutan. Next, ano pa ang STD na pwedeng curable? Trichomoniasis. Parasite po yan. Pwede din po yan by bigyan ka ng anti-infective
drugs. Okay? Trichomoniasis. It's a parasitic protozoan. Parasite po yan. Number four, syphilis po. Ang syphilis naman, kung primary pa lang, nakikita ninyo na parang may singaw na malaki sa iyong dila, sa iyong labi, pagamot ka agad. Kasi stages yan eh, primary, secondary, tertiary. Okay? Penicillin po ang gamot dyan. Alright? Okay na? Pag ang syphilis ay hindi nagamot during the primary stage, matutulog po yung problema. Magiging dormant po yan. Okay? Pero habang tumatagal, magiging secondary yan. Yung kamay mo, nagbibitak-bitak, yung ilayo ng paa mo, yung katawan mo, kala mo allergy lang, syphilis na pala na secondary. At hindi ka pa rin nagpagamot. Magiging tertiary po yan, syphilis na yan. Pati yung inner organs mo ay kakainin po yung blood supply ng puso mo ay aatakihin na rin po at iyan na ang ikamamatay mo. Curable sana during the early stage of syphilis. Okay? Now, ano naman ang STD na hindi nagagamot? Napakahilig nyo sa sex. Masarap kasi. So, pag ikaw ay merong STD na ganito, wala nang gamot. Number one, oral herpes. Oral herpes, yan yung nakita ninyo kanina sa slide, na meron parang sunog. Akala mo na sunog ka lang ng yosi. Blisters po yan. Hello? Dormant lang yan pag nawala. Pag nagkaroon ka ng herpes, virus yan, di ba? Meron po yung umpisa, may ending. Pag nagkaroon ka niyan, mawawala din yan. Okay? Pwedeng walang gamutan, it will end. It will dry up. But, bumagsak ang immune system mo, babalik yan. Nasa mga nerves mo yan nakatira. Pag ikaw ay poor immune system, magigising yan, mag-activate. Mapapansin mo, doon sa area ng mga nerves mo, meron masakit sa face mo, sa legs mo, etc. Biglang after mga wala pang 24 hours, may makikita ah, na parang mapula-pula sa labi, sa ari, sa singit, nag-uumpisa na, na lumabas yung tinatawag na herpes. Pwedeng sa bunganga, oral, pwede sa iyong ari, genital. Okay? Naintindihan na kung ano yung herpes. Ano pa hindi nagagamot? Of course, HIV. Sabi nila, nang may gamot na po yan, pwede hindi lang po lalala. Pwede humaba yung buhay, pero nandoon pa rin po yung virus. Okay? Pag hindi po maayos ang iyong pangangatawan, pwedeng iyan ang ikamatay mo. Ang tawag doon ay AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS po. Ano pa ang STD na hindi curable? Hepatitis B and C. Chronic hepatitis po yan. It happens after the underlying intense period of hepatitis B or C. Now you know kung ano yung mga STD na curable at hindi curable. Alam nyo na ha, kaya ingat. Meron pa isa na hindi curable, HPV, human papillomavirus. Okay? Remember, ang human papillomavirus, yan po yung kulugo sa ari nyo. Ang kulugo sa ari ay virus. Ano yung tsura niya? Pag sa ari, maliliit po yan. Hindi yun pareho sa kulugo sa mukha mo, sa daliri mo. Maliliit yan. Pag sinilip sa microscope, parang chicharon, bulaklak. Pag nagdikit-dikit po yan, dadami po yan. Ay naku, talaga mukhang chicharon, bulaklak talaga. Sobrang kati. Nakakahawa. Saan banda yan, Tita Dok? Sa babae?
Nandyan yan sa iyong tinatawag na labia minora. Pwede yan pumasok sa loob hanggang iyong cervix. Sa mga lalaki naman, yan po ay nasa ulo, sa may parang, para siyang necklace doon sa ulo ng ari mo. Parang necklace, nasa neck po ng ari, between the shaft and the head of the penis. Diba parang merong corona doon? Hindi coronavirus, meron parang ulo siya, tapos shaft. Dito po, parang pwedeng, parang necklace siya dyan, na maliliit na mga chicharon bulaklak. Sobrang kati at nakakahawa at mabilis dumami. Okay? Now, so we have to stop STD. Promise me na tumulong kayo na ngayon marami na kayong alam, you gotta stop STD. Alright? Okay. May tanong ba? Ha? May tanong ba? Iinom mo na ako ng juice. Yummy. Walang tanong? Ha? Walang tanong? Sige, ako ang magtatanong. Ako magtatanong, ha? Wait. Okay. Ayan. Stop muna natin itong sharing natin. Magtingin-tingin muna tayo sa ating Facebook. Ha? Nag-seryoso si Tita Doc, yan, no? Kasi kailangan matuto kayo, eh. Kailangan matuto. Kasi kung ini-educate ko kayo, i-educate nyo rin yung iba, ha? Important po yan. Now. Jonathan Petalver, see you next week, Doc. Okay, so Coach Jonathan is nakinig. I hope nakita mo ating radyo sa ating champ. Yun ka, okay? Gonsul Weng Angeles Arielim, hello, Amor Valenzuela. And Coach Samsung, Samson is nice. Okay, mag-research ako ng Samsung. Margaret Espinoza. And sabi ni Denden Belarma, X39 Tita Doc to activate our stem cells. Correct. Yan yung aming ginagamit ni Denden Belarma, yung phototherapy patches. Kaya, may nagtanong eh, ano ba yung X39? X39! Kasi po, meron po mga Facebookers dito na kasama ko po na gumagamit din ng phototherapy patches, especially the X39. This actually activates my own stem cells. At gumagamit din si Denden Belarma at nag-activate din ang kanyang stem cells. Iniinom ba yan, Tita Doc? Hindi. Pinapatch po yan dito sa may batok. Yes, okay. 12 to 16 hours po na sa katawan namin yan. And it will actually activate our stem cells, our collagen. Yes. Nakakabata. Yes. 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 So, gaano katagal na ba daw ako gumagamit dito? More than 1 year na po. Nagpa-inject ka, Doc? Hindi. Nag-patch lang. Yes. And my mommy is also using it. And my sister. Uh-huh. Mm-hmm. And sabi ni Margaret Espinoza, ano, Opa? Oppo? Yeah. May Oppo rin ako. I have Huawei and Oppo. Where's my Oppo? I have Oppo here. I have my Oppo and my Huawei. China to, di ba? Gusto ko yung LG. Samsung? Yeah, Samsung. Why not? Why not? Okay. May Ankyan. Namyo harenge kyo sa ating mga kaibigang Buddhist. My brother and my sister and lahat po. Namyo harenge kyo. Aha. Cotabato City. May Jose. Hi. Sige po. Usapang pamilya ng mga Marino. Yes, ni Jose, if you like me to lecture sa mga Marino, then you just contact me, ha? Kailangan po. Which I did before sa grupo ninyo. Hindi ba, ni Jose?
sa usapang pamilya ng mga Marino. Game! Game ako dyan, May Jose. Coach Jonathan Petalver, yes. Schedule po natin. Thank you, May Jose. Thank you so much. Ayan, so meron tayo incoming lecture sa usapang pamilya ng mga Marino with May Jose. And of course, with Coach Jonathan Petalver, every Thursday po, Kalusugang Pinoy, ang pangalan ng programa namin ay Champ. Yun ka! Galing, di ba? Champion ng Pinoy. Pag kayo ay nag-join at meron po kaming tinatawag na mask, papakita ko sa inyo. Napakita ko sa inyo kanina, di ba? In Champ, yun ka? Yes! At saka meron din librong ipamimigay si Coach Jonathan Petalver. Yes! So, may libreng book at may libreng cloth mask na nakalagay, Champ, yun ka! Yes, I'm so excited. So si Tita Doc will be every Thursday, 8:30 po ng gabi. So mas maaga. Sabi nila, Tita Doc, gabi ka na, 11 o'clock ka na. It's okay. Sanay naman kayo na 11 o'clock ako. Wait, okay lang yan, di ba? May Ankian and Denden Belarma and Steve Cam. Di ba? Huh? Yes. Okay, so share ko po sa inyo ito, very important. Wala ba si Chato dito? Chato, may suki sa mga mask? Wala ka. Nasaan ka man? Nasaan kayo? Okay. Now. Sige. Let's see. May sisilipin lang ako, ha? Let me make silip-silip sa atin, mga friends. Wala ba si... Nasaan ka? Yung mga taga-US natin, wala yata kayo. Nasaan na? From Wisconsin. Where are you guys? Come on, join me. And of course, si Missy from New South Wales, Australia. Yeah? Nag-order ka ng mask ko. Dadaling ko sa Australia. Naku, paano kaya nga gawin ko nun? Pwede ba yun? And syempre, si Isabel Isabelo, o naman, why not? Huh? Walang tanong? Magtanong kayo, tanong-tanong lang. Ask me anything, I will answer it. I will answer it. Okay, so mamaya, sisilipin natin ulit yung ating mga kaibigan, ha? Silipin natin, ha? Now, okay. Pagbigyan ko muna to, isang to, kailangan ko daw i-share, eh. Kailangan eh. Ano daw yung i-share? Wait. Kailangan share ko to. Kung hindi, baka magalit. Very, very important. Slideshow natin ulit. Okay. Now. Why? Yes. Wala pa pong private night sa aking DZMM. Okay, maybe soon. Kung wala po, it's okay po. Pagdasal lang natin kung sana mabigyan ng franchise, so be it. But for the meantime, I have to continue my advocacy. And this is via Doc Lulu Talks. Okay? Yan po yung aking branding, Doc Lulu Talks po. At may branding din ako. Tayo ay kailangan protektado sa... Saan? Coronavirus. Okay. Sabi nga ni Isabel Maribel Galindez, doktora, dapat ang ginagamit mo ay, ano, yung nanofilter, nanofiber, N95. Of course, kung ako po ay isang frontliner na nagtatrabaho everyday sa hospital, hindi po pwede ito cloth mask. Cloth mask po yan. Okay? So, pwede po yan kung short walk, punta sa palengke, punta sa, saan? Sa grocery. Why not? Okay, washable. Pag uwi ng bahay, wash. Okay? Okay. Kung gusto niyo po ninyo yung nanofilter, nanofiber, mga 200 pesos po yun, o 250, meron din po akong ganun. Pero this, mga cloth mask is almost half the price. Okay? Pwede na po yan, but you have to wear that with a, what?
shield. Okay? Now, maganda po yan. Aha, may model ako. Ayan ang mga models ko. Pero hindi ko binayaran yung mga models ko. Talagang bumili sila, tinulungan nila yung kaibigan ko si Franco para masweldohan po namin ang kanyang mga weavers. So it's just a tulong, hindi po yayaman si Tita Doc dyan. Okay? Yan po si Franco, siya po yung humingi sa akin ng tulong na gumagawa daw yung mga weavers niya ng mga cloth mask. So ayoko sana, pero sige, bumili si Tita Doc. Tapos yung mga friends ko, bili ng bili, naubos ko din. So tulong lang yon. Meron ponkan na ponkan, meron makintab ng konti, okay lang po yan. At meron checkered red. Maganda po yan. Lahat po ng ginawa niya, meron ako. Ayan, yan yung mga, hindi ko models yan. They are just users of my mask. Okay? At pag bumili ng mask sa akin, may mga libre. Maraming libre. Ayan po si Michael Jackson. Yes, Michael Jackson. My friend Jan. Yes, thank you for ordering the black amazing mask. At meron po ang Monday to Sunday na mask. That is nice kung ano yung kulay ng damit mo, pwede. Remember, ang mask po ay araw-araw nilalabhan. Meron daw ako niyan, meron din ako niyan. At syempre, gagamit ka ng shield. Inaul shield, pwede po. Galing pa po ng Mindanao. Ayan po, pwedeng headband yung inaul shield. Ito po sa my head as a band. Tapos merong shield. Papakita ko po, wait lang. Papakita kung paano ginagamit. Ganyan. Yes, nakita niyo na kung paano ginagamit, ha? Aha. So, gamit ka ng mask. Tapos, yung inaul na tela, which is a Mindanaoan cloth. Yan din po, pag tinanggal din mask, yan ang itsura niya. Okay? At yan po, ang aking sister-in-law, si Elena Marquez. Nasa Mindanao po sila. At tinutulungan ko lamang sila na magbenta ng kanilang mga shields. Okay? Yan po si Jan. Yan po yung Michael Jackson kanina. Pwede din po sa baba, sa lalaki, ang inaul shield. Very unique. Kayo lang po may ganyan. Okay? At gamit niya yung black na mask. Ayan siya. Thumbs up! Pwede din gamitin yung inaul shield with your favorite cap. Favorite na kalo. Ayan si Tita Doc, nagda-drive kasama yung si Josie, isa sa aming mga makeup artist sa DZMM. Okay. Ibang shield po ang gamit namin dyan. Ayan po yung ginagamit namin shield. Napakaganda din po. Kasi pwede siyang parang antipara or eyeglass. Ayan si Tita Doc. Okay. And of course, meron din ako ang branded na mask. Ito pa itsura niya, Doc Lulutox, white and brown. Nice po yan. Yes, maganda po yan. It's a good fit. Maganda po ang pagtahi, double lining. May nagtanong, sino po gumawa niyan? Si Franco rin. So, kung meron kayong company at meron kayong logo, pwedeng gawa ng sample. Kung nagustuhan ninyo, you order. Okay? You order that. And si Coach Jonathan po, nagustuhan niya yung sample na ginawa namin para sa kanya. At nagpagawa na rin siya, minimum of 50 pieces po para magawan po ng mask. Ayan po si Franco. Binigay ko yung aking logo, nagustuhan ko. So, nagpagawa na rin ako. Nagpagawa na rin ang Tita Doc. Yes, STI na school, nagpagawa na rin sa kanya. Ayan, yung brown mask na meron Doc Lulutox na brand na logo. This is my friend. Okay? Another logo with the white and brown. Okay, kaya ko lang kung pinapakita yan. Kung meron kayong logo na gusto ninyo, pwedeng gawan ng mass branding po ang tawag dyan. And of course, sa ABS-CBN, meron din po ako ng tatlong puso. Okay. Missy Woods from Australia, yan ang gusto niya orderin. I-mail ko pa from here to
New South Wales, Australia. talaga bang gagawin ko yan, Missy? Layo na na. Baka kung kailan pa darating yun. Oo. Yan ang itsura. Nice po yan. If you buy mask from Tita Doc, well, hindi lang kayo basta bumibili kasi may mga dagdag libre po yan. I give a lot more. May mga libre. Okay. And meron din Kapamilya Forever. We hope Kapamilya Forever. Meron din pong ganyan. Okay? Yes. Okay. Did you like that? Gagamitin ko na yung ano, aking mask na. Nice! Pag may date, yan ang gamit. I love this one. Paulit-ulit ko itong gagawin kasi I love it eh. Hoy, dapat marami kayong mask ah. Mas ko naman itong mga to. Dapat marami. Okay? Pag ginamit ng minsan, hugasan ka agad. Kaya marami kasi marami ka naman lalabhan. Man, okay? Ito pa, ito ganda to. Promise. Oh. See? ganda ba? Ha? And ito, isa pang paborito ko. Ito pa, isa kong paborito. Pagay sa suot ko, no? Yes! Oh, antipara. Ayan. Nasaan yung isa kong shield? Ito. Shield. Ayan. So, pag nag-grocery si Tita Doc, ganyan ang itsura. Grocery. Hindi pa pumupunta ng wet market, yung pong yaya ng nanay ko ang pumupunta. Oo. Grocery lang, Tita Doc. Grocery. Yes. Yes. Ano pa? Nasaan pa? Ano saan pa? Saan pa? Saan pa? Okay. Kapamilya, ito po. okay. Sige. Tapos, saan yung mga, ito? Ito yung brown. So, meron kayong company na may logo. You submit it to Tita Doc. Tapos, ayan, edi yung grupo ninyo sa office ninyo. Meron kayong sarili, di ba? Yan ang new normal, magpagawa na kayo. Then, pag uwi ng bahay, wash, wash. Hindi po ito na, ito po, sabi nila, baka matanggal to Tita Doc, eh, ilang beses ko na ito nilabhan. Hindi naman natanggal, nandoon pa rin. Oh. Meron kasi ako mga kaibigan na nag-order. Gusto daw nila may pangalan ni Tita Doc. Iyan po. Okay? Pag bumili kayo ng mga ganito, ha? Yung pambayad na yan, iniintrega ko lang kay Franco para may pansweldo siya sa kanya mga weavers. Okay po? Okay? Yes. Ito po yung isa na puti. Game? Game na game? Tapos meron isa yung yellow. Ganda din to. Yan. Bagay sa suot ko pala to ah. Ayos! And meron din white version yan. Yes. Eh kung may logo kayo, nakalagay yan dyan. Oh! Yung champ, yun ka! Nicholas Jonathan Petalver, hindi niya binibenta, pamimigay niya. Kaya kailangan present kayo. Ha? Present kayo dapat. 8:30 yun hanggang 10. Bibigay ko yung link kaya dapat follow kayo dun sa link ng Tita Doc nyo. Tapos, yung mga mahal ang ABS-CBN, kahit wala na, pero mahal pa din. Yan. Puso-puso! Okay? Yes! Tapos, may nagtanong dito. Wait lang. May nagtanong. Anong bang tanong? Saan daw yung Sunday to Monday? Ito po yung Sunday to Monday mask. Mask. Sunday. Monday.
Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Why not, diba? So you have to wash every day, ah, wash every day. So pag ito pala. Ito yung tinatawag na inaun. Pag nakamask kayo, for example, nakamask kayo ng black. Ay. Yan. Nakamask. Yan. Tapos magsusuot ng inaun shield. Yes. Okay? Yan. Okay. Paano siya isusuot? Meron siyang garter. May garter po yan, ha? May garter. Tapos ilagay mong ganun. To shield siya. Yes, you can. This is nice. You see, nice. Ang ganda ng ano, Otela. It's unique. Meron pa isa maganda. Ito. Ayan, ganda din. Nice. No? Meron pa isang maganda. Simple lang din. Oh. Ayan. Pag nandito yan sa head, maganda siya. Maganda po siya. Ayos ba? Ay, may ano pala. May nagtanong. Yung ano, si Missy Woods from Australia, kasi nabanggit ko yung negative ion liner. Do you know about the negative ion liner? Okay, I have to mention this. Okay? Ito po yun, negative ion liner na kasi isang pack. Ang itsura po niya ay ganito. Okay, maganda. Ayan. Liner po. Negative ion liner. Pag nakabukas po siya, ito na po siya. Pag nakabukas, ayan po siya. Okay? Yes. So, meron siyang negative ion sa loob. Ito po yung negative ion. Ah, ito. Yeah. Yan po yung negative ion. Okay? So, benefits of negative ion. Especially kung ginagamit mo pala ito. Panty liner yan, Tita Doc. Of course, okay. If you use a panty liner on your panty, then no amoy, no itchiness, no baho. Yes, try nyo. Hello, come on. Ilang taon na kaming gumagamit nito, ilang taon ko na nilalecture po ito. May iba mga nagtatatawa, mahal yan, Tita Doc eh. Come on, hindi mo mamahal ang iyong pem-pem. Ganun yung sinabi ko? Pababayaan nyo bang makate ang inyong vagina? Pababayaan nyo bang mabaho, foul-smelling odor ang inyong vagina? Do you allow that? Do you allow infection? But when you wear like this, it can prevent it. Believe it or not, it can. Okay? Because of the negative ion strip. Eh, bakit siya nilalagay sa mask? Pwede. Hindi nga kayo. Pwede siya. Okay, negative ion pa. Negative ion, hindi lang para sa pem-pem. It's for overall wellness. Pag nilagay siya dito, pwede. May mga tumatawa. Huwag na kayong tumawa. Gawin nyo na lang, ha? Ako, ha? Sanay na po ako sa mga tumatawa. Huwag na tumawa, just do it. Okay? Just believe me, just do it. Kung ayaw mo ilagay sa mask mo, lagay mo sa panty mo, kuya. Eh, kuya. Pwede din po sa mga lalaki yan for prostate health. Lagay sa brief. So, instead of panty liner, pwede brief liner. Yes! Ayan. Ilagay ko na siya. Okay? At tanggalin. 5 layers po ito. 5 layers. Ito pong cloth mask is 2 layers. So you have 7 layers of protection. Okay? Pag-uwi ng bahay, tanggalin yung liner, itapon. Huwag nang gamitin. Hoy! Tapos wash. Wash the mask. Dami-dami mo nang wash it. Dami-dami yung iwa-wash ng mask. Okay? Yeah, so there's no joke here. Ano daw yung libre? Ano yung libre? If you buy mask, I'll give you samples.
samples of the this one, of the negative ion. I'll give you a sample of this. And I'll give you a sample of deodorant organic, foot spray organic. Gusto? Organic yan, libre yun, okay? And I can give you a special branded mask, my own mask. I can give you one, okay? And I will give you alcohol sprayer. Lagyan ko na ng alcohol. Pag naubos po ito, naubos yung alcohol sprayer, bibigay ko to, may laman na alcohol. Dapat wala eh, di ba? So I'm gonna put alcohol na rin. And then pag naubos, wag itapon to, lagyan ng alcohol na binili ninyo. Remember, mahirap po bumili ng alcohol ngayon, di ba? Sa grocery, parang dalawa lang. Okay, so may nagtanong eh. Ano mas gusto mo, Doc? Ethyl alcohol or isopropyl? Well, if you ask me, I like ethyl alcohol better. It's the same, pero I like ethyl alcohol better. Okay? Alright. Ayan siya. Meron kayong ganyan. So every time bumibili ng mask sa akin, may ganito. Meron organic product, may alcohol sprayer, meron quantum liners, at meron special mask from Tita Doc. If you buy, tulong yun. Ano ba naman kayo? Tulong lang yun mga yun. Hindi ko negosyo yan. We're just helping, okay? Okay ba? Yes. Check natin ulit bago magbabay, Tita Doc. Okay. Anong gusto niyo yung topic? What do you like topic? I'll see you again tonight. Mamaya. Oh, may nag-suggest ng topic. Ang gusto daw niya yung bakit daw pag nakikipagtalik, umiihi. Bakit daw pag nakikipagtalik, napapawiwi. Bakit? Nangyari ba sa inyo yun? Pwede natin pag-usapan yun. Mm-mm. Tapos pwede rin natin pag-usapan another day yung mga iba't ibang klaseng perversion. Pag-usapan natin bakit may namboboso, okay? Bakit may mahilig manilip, bakit meron mahilig magpakita ng ari, nagmamasturbate, okay? So these are perversion. Sakit po yan. Sexual deviation or sexual perversion. Alright? So, nakakatakot po yun. Hindi ba? Okay. Walang tanong? Tanong-tanong? Okay. Silip-silip tayo. May nagtanong dito at sabi ni Maribel Galindez, yung mentholated are very good. Okay. Na napkin? Ha? Why not? Di ba? Para malamig? Mm-mm. Yes. Luz Biminda, kumusta? Luz Biminda, you need to patch. Ipon-ipon ulit para makapag-patch. Okay? It's very important ngayong pandemic ay ang immune system natin ay maayos. And the phototherapy patches can actually help. It can support your immune system. Alrighty? It does not treat any disease. It will not treat coronavirus, but it can support your immune system. Pag maganda po at malakas ang ating immune system, kung maganda po ang ating cellular energy, hindi tayo aatakihin ng coronavirus, especially if you use a mask, if you use a shield, if you wash your hands, if you practice social distancing, if you use alcohol sprayer or sanitizer, hindi ka atakihin ng coronavirus. So you should protect yourself and support your immune system. Yun po ang aking advice ngayong pandemic panic. O naman, meron ba minimum orders ang mask, Tita Doc? Ah, okay. Ang Tresorero Obrero. Okay.
Kasi po, kung mag-order ka ng, kunyari, let's say, isa lang. Okay. How will you pay for it? Online po. Online means online. BDO, BPI, or Metro Bank. Paano siya i-mail sa'yo? Lala Move. Pag nagpa-Lala Move po, lugi ka. Kasi you have to pay for the delivery fee. Kasi hindi po ako maniningil ng ano eh, shipping fee. Di ba may mga ganong shipping fee? Di ba? Okay. Since i-deliver po sa inyo, you have to pay the delivery fee ng Lala Move or Mr. Speedy. Lala Move or Mr. Speedy. Mr. Speedy, okay. Kasi mas mabilis. Sorry ah. Anyway, ganun talaga eh. Kanina nagpapalala Move ako kanina. Ang tagal. As I tried Mr. Speedy, oh, it's so fast. At saka, parang mas mura. Hmm. I have to compare openly. I'm sorry. Kung may nakikinig sa akin, Tagalala Move, kailangan lang malaman ninyo na minsan ang tagal? Oo. Mr. Speedy, ang bilis. Pero meron din mga problema sa bawat isa. Kung minsan ang Mr. Speedy, parang hindi niya alam yung lugar, tanong ng tanong. Sakit sa ulo. Nasaan na po? Nasaan ka na? Sa kabilang kanto. Lumipat ka, mali. Ay, naku, ba yan? Right? Anyway, okay lang po yun. Oo. So, yung minimum, wala naman pong minimum. Kaya lang, baka lugi ka po kung isa lang orderin mo. Anyway, mura naman po ang aming mga products. Mura lang po ito, okay? But you can actually text me, okay? You can text me, you can messenger me, alright? Kung gusto niyo po ng mga nanofilter, nanofiber, kay Maribel Galingas po yun. That's about 190 or 200 pesos po. Ang price ng cloth mask is half the price. For example, this is 100. Yun pong mga 7-day mask. Ito po yung 7 days. 1 to 7. Teka, wait. Ayan, yung iba-ibang color. 65 pesos each. Maganda to. Kasi yung tahi po nila Franco, professional. Diba? Ilang beses ko na nila balaba to, hindi naman natatastas. And meron ako nabili sa palengke, 50 pesos. Tatlong ugas, wasak. Eh, ito, ilang beses na nalabahan itong mga to. Ang ganda, double lining, good fit, lightweight. Why not? Diba? Tapos may nagtanong dito, magkano daw yung branded, yung may logo? 80. Okay? Kung 65 po yung mga logo, pag meron pong may logo, 80 po. Mura pa din. Kasi may brand naman po yan. Nandiyan naman yung pangalan ni Tita Doc. Konti lang yun, di ba? Tapos kung ano yung binayad niya sa akin, iniipon ko yun para pambayad ko naman doon sa mga masks na ginawa ni Franco. Tapos yung perang yun, pansweldo naman niya doon sa mga weavers. So ikot-ikot lang yung pera. Right? So I hope you understand, okay, ang Tresorero Obrero. Daisy Namor Luna kung Cebu City. Kung Cebu City po, LBC. Kasi nag-mail na rin po ako sa Cotabato City at saka sa Jensen ng mga mask. LBC siya. Kaya lang medyo mas matagal ang dating. Hindi katulad noon, bago mag-pandemic, ang LBC, mga 1-2 days, nandun na, di ba? Yeah, before. But now, well, 1 week, 10 days, I don't know. Pero dumating naman, hindi naman po mawawala. LBC po ako eh. Kung Cebu, LBC. Miriam Hamila, hello. And Renato Flores, kumusta? Mm-hmm. Okay, so walang mga tanong, wala na ba? Mag-goodbye na ako. Kung hindi ko po nabasa yung mga tanong ninyo, you just chat with me. If you want to learn more, chat with me. I will answer it. Kasi gising pa ang Tita Doc, mamaya pa matutulog,
Nakain pa ako. Kasi twice lang ako kumakain. One full meal when I wake up. And then, mamaya-maya, merienda. Merienda ko is tuna sandwich. Yes, tuna sandwich. Okay? Ganun po talaga ako kumain. Konti-konti lang. Kasi ayoko pong tumaba. Ayaw talaga tumaba. Okay. Babay na ba? Walay-walay na? Walay-walay? Huh? Okay, again. I'll see you again later. Babagitin ko lang ulit. Na Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, ang Doc Lulu Talks. 11 o'clock. Pag Thursday, Champ Yun Ka with Coach Jonathan Petalver. 8:30 po yun ng gabi. Hanggang alas 10. So mas maaga. I'm sure you can make that. Ano ang topic doon? Anything about wellness. Not necessarily about sex. At kung meron kayong product na gusto ninyong i-push ni Tita Doc at ni Coach Jonathan Petalver, pwede po doon sa Thursday. Yes! Kasi may nagtatanong na sa akin, Tita Doc, may product ako, hindi ko mabenta kasi ang hirap, Tita Doc. That is the platform. Okay? Yes. May konting requirements pero hindi po very strict. At pag gusto niyo pa-advertise sa inyong product, pwede kayong mag-guest, kayo mismo ang magsasalita. Talk about your product. Would you like that? Ako, I like that. Di ba? Sabihin mo, Tita Doc, oh, maganda yung product namin, Tita Doc. O, di sige, ikaw mag-explain, hindi ako. Okay. Would you like our topic now? STD. Nandiyan na lahat ng sakit. Herpes, HIV, hepatitis, shigella, syphilis, sex, sexual, mga kulugo-kulugo, mga kuto-kuto, chlamydia, hepatitis B, crabs, gonorrhea. Ay, tama na. Diyos ko, alauna na. Bye-bye. Salamat sa inyong lahat. I'll see you tonight at 11 o'clock. Bye. Mahal ko kayo. Magdasal kayo, ha? Magdasal kayo. Bye-bye.